Gagawa tayo ng ube de leche cake in a cup. Andito lahat ang gusto mong combination ng ube cake. Dahil may toppings tayo ng leche flan at gagawa tayo ng ube sauce or ube frosting na may totoong ube talaga. And yes, ang ube moist cake natin ay no-bake dahil sa steam natin siya lulutuin. At para mas cute at maganda sa mata, ay ika-cut natin into cubes yung ating cake at ilalagay natin sa cups. Okay, so tatlo ang gagawin natin. So, gagawa tayo ng leche flan, yun yung pang-topping natin. Gagawa tayo ng ube na moist cake. At gagawa tayo ng ube sauce na may totoong ube talaga. So, unahin natin gawin yung ating leche flan. Okay, para sa caramelized sugar natin, meron tayong white sugar, tubig. Tapos, maglalagay tayo ng white vinegar. So, ordinary lang yan na white vinegar. Ito ay dato puti. So, pwede gumamit ng ibang brand. Nakapatay na muna ang apoy ha. So, imix na muna natin yan para siguradong basa lahat ang grano ng ating asukal. Ayan. Okay. So, ngayon ay bubuksan na natin yung apoy. So, hahayaan lang natin yan na matunaw yung ating asukal. Huwag na natin yung galawin, huwag mo na siyang i-mix. So, mamaya makita nyo, matutunaw na yung asukal natin. Ayan, so natunaw na yung asukal. So, ngayon naman ay iintayin natin siya na magbago yung kulay. So, yung kulay na gusto natin sa ating caramelized na sugar ay amber. So, mamaya makita yung magbabago yan. And ayan na po, nagsisimula nang magbago yung kulay. So tutukan lang natin yan until maging ganito ang kulay ng ating caramelized sugar. Tapos ay i-divide natin ang caramelized sugar sa ating mga molde. And mag-ingat dahil ito ay mainit. Anim lang ang ganito kong molde. So ang sobra ay inilagay ko sa square na pan. Pagkatapos natin lagyan lahat, ay itabi na muna natin ito para tumigas. Okay, ito naman yung itlog na gagamitin natin para sa leche flan. Meron tayong whole eggs. Basagin na muna natin yung egg yolks. And then next ay maglagay tayo ng evaporated milk. Okay. And then maglagay tayo ng condensed milk. Maglagay tayo ng vanilla essence or vanilla flavor. Ayan. I-mix natin to. Ayan siya. Ngayon naman ay i-strain natin siya para mawala yung mga buo-buo. Ayan. Okay, so kumukulo na yung water natin. Ngayon ay maglagay na tayo ng leche flan mixture dito sa ating molde. Okay. And again, ang sobra ng mixture ay isinalin ko sa square na pan. So, takpan natin ito ng ating aluminum na foil. Yan, takpan natin. At isalang na natin to. Lutuin natin ito for 20 to 30 minutes over low heat. After 20 or 30 minutes, i-check natin ito. Magtusok lang tayo ng toothpick at kapag hindi na basa, ito ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So hanguin lang natin ito at palamigin. Next naman ay nagpakulo ako ng ube. Ito ay hiniwa ko na at binalatan. So pakukuluan lang natin ito until maging malambot ang ating mga ube. So after mga 15 or 20 minutes, ito ay malambot na. Okay, so ito yung ating ube na boil na yan. So ngayon ay i-grate natin. I-grate lang natin to para syempre hindi naman bulky pagdating sa ating frosting. Ayan, next na gagawin natin ay ang ating ube frosting. So meron tayong ditong evaporated milk, cornstarch, milk powder, condensed milk. Okay.
I-mix na muna natin yan para matunaw yung ating cornstarch at yung ating milk powder. Ayan. So, nakapatay na muna yung ating apoy ha. Tapos, ilagay natin yung ating ube. Tapos ay maglagay tayo ng ube flavor. Okay. Optional naman, maglagay tayo ng violet na food color. So, naglalagay ako ng ube flavor dahil para ma-enhance yung lasa ng ating ube. So, buksan na natin yung apoy. At lutuin natin to until mag-thick or lumapot yung ating mixture. At dapat, lagi mo siyang hinahalo para hindi magkaroon ng buo-buo yung ating mixture. Ayan, malapot na siya. So, hindi natin ini-aim yung super lapot ha. Yung medyo runny pa rin. And then, maglagay tayo ng ating margarine. Ayan. Tapos, i-mix lang natin to until matunaw yung ating margarine. Tapos ay itabi natin at palamigin. Para naman sa moist na ube cake natin, meron tayong all-purpose flour. Lagyan natin ng milk powder, baking powder, konting asin, asukal. I-mix na muna natin. Tapos ay maglagay tayo ng tubig. Itlog. Tapos, lagyan natin ng vegetable oil. At syempre, maglagay tayo ng ube flavor. Ayan. And, maglagay tayo ng white food color. Ito'y optional, pero gusto ko ma-enhance yung kulay ng ating cake. So, maglagay tayo ng violet na food color. Tapos ay mix natin ito ng mabuti. Ito naman yung ating cake pan. Inilagay ko na sa ating steam basket. Yung cake pan naman natin ay naglagay ako ng parchment paper at nag-lightly grease ako. Ibuhusan natin dito yung ating cake batter. And again, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating cake. Isa lang na natin ito at lutuin natin for 45 to 60 minutes over medium heat. And ayan, eto na ang ating cake. I-check natin gamit ang barbecue stick. Kapag eto ay lumabas with few moist crumbs, ang cake ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Ayan, eto na yung ating cake. Napalamigyan natin siya for 10 minutes dito sa ating pan. Ngayon naman ay tanggalin na natin sa pan at palamigyan natin completely. So, yung cake natin ay malamig na. So, ikakut natin siya. Ang cut na gagawin ko dito ay cubes. So, pero kung gusto niyo na ilagay sa cup yung cake ay parang buo pa rin, pwede kuha ka lang ng malaking portion tapos ilagay mo dun sa cup. Pero ako gagawin ko siyang cubes. So, ayan, i-cut na natin. So, eto yung cup na gagamitin natin. Eto ay 12 ounce, pero pwedeng gumamit ng mas maliit nito, like 10 ounce. Kung gusto niya malaki, pwede 16. Pero, for me, better siguro kung 10 ounce lang. So, eto lang available sa akin. So, eto yung gamitin natin. So, maglagay tayo ng cakes. And then next ay maglagay tayo ng ating ube na frosting. Okay. And then maglagay tayo ng ating leche flan sa ibabaw. Okay. Tapos ay takpan natin. Okay. Ito ay sample lang dahil magkaiba yung dahil hindi sila magpartner talaga. Hindi siya fit dito sa ating cup. Pero yeah, sample lang. Ganyan yung magiging itsura niya.
Okay, kung wala naman kayo nung bilog-bilog na molde for leche flan, pwede naman sa mga molde na ganitong shape or yung malaking bilog. Tapos, pwedeng i-cut mo siya into bilog or cubes. Eto, ang gagawin natin ay cubes. Tapos, ilagay natin sa ibaba yung mga kinat natin na leche flan. And ayan, eto ng ating no-bake na ube de leche cake in a cup. Okay, so tikman na natin. Ah! Ang bango niya. Oh, tikman na natin. So kuha tayo na may leche flan. At may sauce. Ayan siya. Ang moist ng cake natin. Ito yung gusto ko sa ube cake natin. Talagang moist. Pero gusto mong gumamit ng chiffon cake, pwede naman. Pero ako, mas prefer ko yung moist cake type. And, yung sauce natin. May nakain ako ng buo na ube. Ang sarap. Ayun oh. Yung ube cake natin, ano siya? Malinamnam. Kasi 'di ba yung ibang cake ay walang buhay. Yung parang masa cake lang. Ito siya ano, alam mo yung gawang may pagmamahal. Kasi 'di ba, hindi tayo nagtipid sa sangkap talagang. Sa leche flan lang tayo, whole egg kasi yung ginamit natin. Kasi kapag whole eggs ang gamit mo, marami yung magagawa. Pero, pwede naman yung version natin na mas marami yung egg yolks. Yun, parang ano yun, parang yama ang dating nun. Eto naman, kung gusto nyo na, syempre, ube cake, tapos yung frosting natin ay matamis na. So, medyo sa leche flan, parang nag-tone down ako. So, yung ginamit ko ay whole eggs na leche flan recipe. Meron tayong mas marami yung egg yolks. Yun yung lasa nun parang may pagkayama. Tapos yun ang pangnegosyo mo. This Christmas, masarap yung ilagay sa freezer. Hindi yung tumitigas. Pagkain mo talagang, basta masarap. Okay, yung ube cake natin. Perfect. Pampasko. Tignan nyo naman yung kulay. Tapos yung frosting natin, diba? Malinamnam siya dahil sa naglagay tayo ng milk powder. Gustong-gusto ko ang Bear Brand na milk powder. Iba yung dating niya kapag ginamit mo siya sa mga frosting or sauce. Kasi parang sauce na din yung gawa natin, di ba? Iba, meron siyang, nagbibigay talaga siya ng linamnam. And alam niyo yung ube cake natin, kahit yun lang din yung gawin mo, tapos gusto mag-iba ng frosting like whipped cream, pak na pak yan. Masarap yung ube cake natin mismo. So, eto. Yan. So, sa size, kung gusto nyo na ganito yung size, eto ay 12 ounce ba to? So, pwedeng mas maliit. Meron namang 10. So, pwedeng ganun yung size sa gawin mo. Ube. And syempre, ito ay mas masarap kapag malamig. So, pwede mo to, kung may business ka at may chiller kayong glass, pwede mo itong ilagay doon. Ang gaganda pati yun. Basta ganito, no, nakakaakit sa mata. So, again, bare months na, malapit na ang Pasko. So, gustong magkaroon ng negosyo na pwedeng gawin sa bahay ay pwedeng ito. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!